Hello everyone! Ang iyong link. Ngayon po, magbibigay po ako ng tips sa inyo. Ang gagawin ko po ay pampaganda po. Hindi po pagkain at travel. Magpaganda po tayo. So, ito po itsura ko. Ito po yung before. So, tingnan niyo pong maigi ang aking mukha. Before, ako gagawa ng aking beauty tips. Okay. Ayan. Yan. Yan po yung aking skin type. So, hindi po sensitive ang mukha ko. Pero, gusto nyo pong pagandahin lalo ang mukha nyo, meron po akong tips. Ito. Umpisa na natin. Mag-umpisa tayo sa isang gamitan lang po. Isang teaspoon na asin at isang teaspoon na olive oil. Ayan. At 1 tablespoon pala. Kasi pag dalawa, pag after po nating haluin, i-squeeze po ng konti-konting ano lang. Kasi isang gamitan lang po to. Lemon. Squeeze natin ng lemon. Isang gamitan lang. Dagdagan po natin ng mayonnaise. Kasi ang mayonnaise po, gawa po ng white egg at saka oil. Tsaka konting lemon or vinegar. Then mix lang po lahat yan. Mix hanggang ma-incorporate po yung lahat ng ingredients. Po, maghihiwa tayo ng aloe vera. Tingnan nyo yung aloe vera ko. Sa loob lang po ng bahay itong aloe vera na to. Ayan. Dito po siya sa sala. So ngayon, maghihiwa po ako ng aloe vera. Kunting aloe vera lang po. Ayan. Yan, tutubo uli yan. Ito lang, ganito lang kadami. Kasi, hindi naman siguro ganun. Ito po, nandito ako sa banyo. Ayan, banyo ko po yan. Umpisa na po natin ang paglilinis ng mukha at i-exfoliate natin yung dry skin para maging mas pino po yung pores ng mukha natin. Umpisa po natin ng sabon. Ang gamit ko po ay regular na sabon. Regular na sabon lang po. Ayan, linisin hanggang dito sa ilalim. Ayan. Ayan. Circular motion po yung pag hawak ng ating kamay. Kasi sensitive po ang ating kamay. Ayaw mukha. Ayaw kasi. Maghanap po. Okay. Pag naramdaman nyo madulas pa yung ganito, if you feel that there's still oil here, you have to wash with soap again to remove the oil, the excess oil. So, you have to concentrate from this area. Okay? Then wash. Now, my face is clean. You can see is the difference between the clean and unclean. Now you can see to exfoliate the dry skin, especially this area, and this one, and my forehead. Okay, let's start. Okay, this is the ingredients that I mixed this. So let's start. You have to put like this. And the other side. I can smell that my face is like a salad. My face is ready to eat now. I can smell the vinegar, the oil, the egg, the mayonnaise, the lemon. Everything is here. I am like a roast chicken or a fried chicken that's ready to dip in the mayonnaise. Sakit po sa mata kasi salt po ito. But you have to close your eyes. Scrub it properly. You have to scrub it from this side slowly because this is soft, very unsensitive. This side, all the side, you have to scrub this area because there's a lot of stubborn dry skin here. And this side. But do it in slowly. Even your lips,
in the corner. But you have to do it slowly. And your nose, this side. See. I can't open my eyes. I cannot open my eyes. What I'm doing, so I have to scrub it. Oops. So guys, this is after scrubbing. You can see my face. You can see the skin. This is after scrubbing. Smell mayonnaise on your face, so I will scrub. So this is the result after scrub. So you can see the difference before. See, now it's become lightened. You can see my face, my cheek become glowy. So okay guys, the next step is the aloe vera, tiny portion of aloe vera. Okay, we have to close the pores after the scrubbing. Remember guys, I don't use the steamer because I don't have the steamer. This is like a toning cream or a moisturizing cream. I have to add this. My face is already clean and I don't need to put more than anything. The aloe vera is more than enough to moisturize my face, to close the pores, and to keep the younger looking skin. Okay, you have to add. I don't like the smell of aloe vera, but yeah, this is my secret. Oops. This is my secret. I-squeeze yung iyong aloe vera ng butang sa buong mukha. Uy, stubborn man akong mga buhok. Uy, huy, magtago ka kay dili ka apil-apil diha. Ayan. 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 It... Okay guys, so I have to keep this for... So guys, while I'm waiting to absorb the aloe vera to my face, we have to talk about nangyayari sa buong mundo. I'm trying to speak English guys because I have a lot of friends or even people watch my video, they don't understand what I'm talking about. But at least little bit they understand what I'm talking about. So, dahil sa coronavirus, kanina, pumila kami, thanks to embassy people, they give us the relief goods. So, malaking bagay na po. Dili mi diri nag-away-away kay kanang walay relief goods na, bisag walay relief goods, okay raman. Pareho raman po tao, amang pumidiri mga makaon na kay, wala man may mga sweldo. Pero sige raman makaon, basta gwapa lang gihapon. Ano na importante. Smile na good, kaya mauto na ganyan itong naong, magbisangot-bisangot na punta na lang, mauto itong naong, na sayang ang pagkagwapa na. Ayan po, tumutulog po yung aloe vera sa mukha ko. So, yung mga hindi nakikinig po sa utos, balaod sa ating Pangulo, sunod na mo kay worldwide rabaning COVID, dili raba sa Pilipinas, dili sa Spain, daghan mi kay coronavirus. Unya, sunod na mga tao, may rally-rally, may libog. Sunod naman na sila. Huwag mong gawin support ang pagkaon sa gobyerno dere. Sunod pa sila. Nga, dato mo ganin na ilang bansa. Nga, nasod na to nga. Pobre man gani. Mga pa doon pasigit pasaway. Rally-rally. Mag-rally mo pagkahuman ka ng humananing crisis na to. Pagkahuman yun ng COVID. Na, pag gusto mo mag-rally mo. Pero, kaya na naman may kuan, karapatan na. Pero ayaw nang karoon nga. Paano mahanto ng coronavirus nato diha sa Pilipinas kung dili mo sunod ang mga tao? Sunod ragod, disiplina ragod ang kailangan. Cooperation ragod karon.
tabangan nato ang gobyerno kay kanang failure ng gobyerno, failure pud sa mga tao. Tandaan nato na ang mga nakaupo sa gobyerno, na sila kaya sa buhay. Kay mabuhay na sila pisag walay trabaho. Ta kana kitang mga gagmay diri nga isang kahig, isang tuka ra gyud. Na pag may crisis, tayo man unang maapektuhan, dili man sila. Kay sila daghan na nagkwarta, di na sila magutom. Tayo mga magagmay nga mamamayan, magutom gyud ta. Munang amping ba, sunod na lang gyud. Pag iyong quarantine para mahuman dayon ni atong mahuman na ni COVID na to. Ni magumpisa na uli ang bansa nato nang umayos na ekonomiya nato, dili nang lisod kayo ning na kanay sakit niya. Daghang pagproblema sa gobyerno na. Ayon, taon mo, sunod ang taon mo. Stay home, John. Pag yung quarantine, gawas lang mo pag palit o pagkaon. Kaya magigilig ulo, oy, na. Ang bot na lang sa inyo, ha. Si COVID, oh, rabi piliin. Hindi ba mamili si COVID, o ka nang... Guwapa ka ba? Dili ka takda ni COVID, kaya guwapa ka. Mautod na hong, dili ka takda ni COVID, kaya mautod na hong. Dato ka, dili ka takda ni COVID, kaya dato ka kaayo. Napobre ka, dili ka takda ni COVID. Uy, wala may gipili. Si COVID may gipili, madato, mabata, matiguang, mapobre, mabungi. Tandang. Ang balos-los ninyo ay. Ay, di mo gaya nga. Disiplina, ragod, sunod, ragod mo. Ayaw ko mo pa, ano? Pabadlong, di ka ayaw, eh. Ba? Kaon lang taan, eh, oh. Ang sama ni. Ang bot na si pangalan, ani. Supas na siguro ni. Dito mo yung Bisaya, eh. Kung makatagaan, ani. Bright, di mo kayo. Ako, ako kabalong pangalan, pangalan ni Bisaya. Kabalo kong pound, ako kabalong si pangalan. Mga dodong, mga inday, lisod, mga dodong, mga inday, mga half na inday, mga half na dodong, lisod, may kaidere, mga lula na iipon, ngipin, na lula nga walay ngipon, lulo, lulang, lisod, yun di basta, oy, kaya, sunod ragod, disiplina ragod, kailangan, seryoso na balay ako, wala na ako magbinua. Nakatawa man ako hanggang ihang relief good nga. Mabuhi na dila kong bitok diri ay. Unya. Dipay-dipay na ako mga bitok karon kaya namin makaon. Dati. Dito ko mukaw na ang buwan. Hansit kanton. Mga noodles. Karong kaon na job ko. Lami man kaayo. Dati mukaw hotdog. Karong kaon na job hotdog. Kaya nag-COVID. Mahal ang gulay. Pati po presyo ng grocery, tumaas. Ay, ewan. Nasaan ang hospisya? Walang sweldo mga tao. Walang trabaho. Tumaas ang gulay. Tumaas ang bilihin. Nagre-reklamo ako dun sa Indian kung may kapitbahay kami na Indian na ano, na maliit na shop, grocery. Sabi ko, eh bakit? Iyang data. Sabi ko, bagong bilhin mo ba yan? At matagal na siguro ang stock yan. Bakit tumaas ka? Dati 180 lang yan. Ngayon, naging 340. Sabi niya, tumaas lang. Ay, bawal yung ginagawa mo. Nag-increase ka na walang ano, sa tulot ng gobyerno. Pero bueno, walang ibang mabinhan dahil sila lang may tindang gata. Eh, no chance. Ito yun na po yung aking mukha, konti na lang. So, pakilala ko po sa inyo ang aking rabbit. So, ayan po. Pangalan po niya ay Bonbon. 2 years old na po siya. Ayan. Ano po siya, nervyoso po. Hindi ko po nahawakan yung kanyang ano. Nandito po ako. Kailan hawakan po siya sa may braso kasi tatalon po siya. Natatakot po siya. Say hello, Bonbon. Hi! Hi! Guwapo ba si Bonbon? Guwapo? Da, pagdiligyan ninyo mo yung guwapo si Bonbon na. Diligyan mo Freddy Bonbon. Dili mo friend ni Bonbon. Diba ba? 13 minutes, dry na po yung aking yan mga stubborn skin yan. Dry na po yung aking balat. Ililinisin na po natin ng normal na cleansing. Kung meron kayong cleansing milk, gamit po kayo ng cleansing milk. Kung anong hiyang po sa inyo, whatever your product is, use it. So, yan. So, yan po yung pangahalo nyo doon sa asin. Pag wala pong mayonnaise, maraming itlog. Itlog na puti po, huwag nyo po ihalo yung pulang itlog. Baka maging sunny-side up ang mga mukha nyo. Imbes na mag-glow ang mga mukha nyo, pagkamalan pa kayo na piniritong itlog. So, huwag nyo po isali ang aking tips sa inyo. Penis parap! O, diba? Diba? 50 anyos na po ako, pero kayo po mag-judge kung mukha ba akong 50 anyos. Diba? Wala po akong kulabot. Kasi po, ang ginagamit ko po ay natural beauty remedies. So, yun lang po yung aking ginagamit. Hindi po ako magamit na kung ano-ano. Dahil hindi ko po kaya. Yun po yung reality. Hindi ko po kaya gumastos. So, yun lang po. Sana natutunan niyo yung aking senior na tips
sa mga hindi kayang gumastos pampaganda. Hindi naman porque wala tayong pera, hindi naman tayo magpaganda. Kailangan pa rin natin nating magpaganda. So yung mga simple na bagay-bagay na nabubuhay sa halaman, sa paligid-ligid natin, sa garden natin, na pwedeng gamitin natin. Sa aking mga viewers at saka hindi pa mga viewers, salamat po. Sana i-subscribe nyo ang aking channel, suportahan nyo ako sa aking future videos at sa aking future travel at discovery sa mga local food ng iba't ibang lugar po. Okay? Thank you very much. God bless you all. Magpapaalam po si Lula Badiday. Bye-bye!